ika-26 ng Mayo, Martes, ang paggunita kay San Felipe Neri, Pari, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tumingala si Jesus sa langit at nagsalita, "Ama, sumapit na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang makaluwalhati sa iyo ang anak. Ipinagkaloob mo nga sa kanya ang kapangyarihan sa bawat tao at gusto mong pagkalooban niya ng walang hanggang buhay ang lahat ng bigay mo sa kanya. Ito naman ang buhay na walang hanggan, ang kilanlin ka, ang tanging totoong Diyos at ang sinugo mong si Jesucristo. Nilulhati kita sa lupa. Ginanap ko ang trabahong ipinagawa mo sa akin. At ngayon luwalhatiin mo ako, Ama, at ibigay sa akin na katabi mo ang luwalhating akin sa tabi mo bago pa man nagkaroon ng mundo. Ipinahayag ko ang pangalan mo sa mga taong kinuha mo sa mundo at ipinagkaloob sa akin. Iyo sila at sa akin mo sila ipinagkaloob at tinupad nila ang iyong salita. At nakilala na nila na sa iyo galing ang lahat na ipinagkaloob mo sa akin. Talaga, ipinagkaloob ko sa kanila ang mga salitang ipinagkaloob mo sa akin at tinanggap nila ang kinilalang tunay na sa iyo ako galing at naniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinagdarasal ko sila. Hindi ang mundo ang pinagdarasal ko, kundi ang mga ipinagkaloob mo sa akin dahil iyo sila. Iyo ang lahat sa akin at akin din naman ang iyo. At naluwalhati ako sa kanila. Wala na ako sa mundo, ngunit nasa mundo pa sila habang papunta ako sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa ngalan mo na ipinagkaloob mo sa akin upang maging isa sila gaya natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ito naman ang buhay na walang hanggan, ang kilanlin ka, ang tanging totoong Diyos at ang sinugo mong si Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, unting-unting binabaluktot ng makamundong pag-iisip ang ating pag-unawa sa pag-ibig. Sa social media, madalas tayong makakakita ng mga kwentong sila raw ay na love at first sight. Minsan naman dahil sa maling pagkakaunawa sa pagmamalasakit ng isang kaibigan, itinuturing agad ang tagpong iyon bilang pag-ibig. Sa mga sitwasyong ganito, tila iniisip ng marami na ang pag-ibig ay nababatay lamang sa pakiramdam tulad ng kilig o panandaliang saya sa piling ng isang taong hinahangaan nila. Kabaliktaran ito sa aral na may hinuha natin sa Ebanghelyo. Sa Katekismo, itinuturo sa atin na nilikha tayo upang kilanlin, ibigin, at paglingkuran ng Diyos. Subalit hindi natin magagawang ibigin at paglingkuran siya kung hindi natin siya nakikilala. Hindi natin maaring mahalin ang taong hindi natin kilala. Mula sa makaparing panalangin o priestly prayer na ating narinig, mababatid natin na mahalagang makilala natin ang Ama sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Ngunit hindi sapat na kilala lang natin ang Ama. Pagsaksi ang dapat nating tugon sa biyayang ito. Magsumikap nawa tayong maging katulad ni Kristong paring naghahangad ng mabuti para sa lahat. Pagsasagawa, ang pakikipag-ugnayan ko ba sa Diyos ay nababatay lamang sa pakiramdam?